Samantala, hawak na po ng Marikina Police ang suspect sa serya ng pamamaril at pagpatay sa lungsod. Todo tanggi naman ang suspect sa mga bintang sa kanya. Saksi si Ivan Mayrina. Tanghaling tapat nitong February 17 ang ideklarang dead on the spot si Mark Anthony Flores matapos barilin sa ulo, katawan at kita sa tapat mismo ng LTO Marikina. Sa imbestigasyon ng pulisya at batay sa paglalarawan ng mga saksi sa krimen, lumabas ang composite sketch na ito ng suspect. Nitong linggo ng pagkabuhay naman sa parang Marikina, walong tamang tinamo ni SPO3 Rocco Matic, isang pulis Quezon City, ng pagbabarilin ng isang lalaki habang nakaparad ang kanyang sasakyan. Sa parehong gabi, sa parang Marikina din, isang dating sundalo pa ang binaril at napatay. Paniwala ng mga pulis, iisang salarin daw ang nasa likod ng serya ng pamamaril sa Marikina. Si Alex Sultan na gumagamit din daw ng alias sa Felix at Pau Pau. Naaresto siya kanina madaling araw sa barangay Tumana, Marikina. Matagal na raw siyang wanted ng pulisya. May arrest warrant laban sa kanya sa kasong robbery holdup noong 2009. Dahilan para mabilang siya sa rogue gallery ng Marikina Police. Isinasanggot din si Sultan sa pagtutulak ng droga. Gayun din sa dalawang iba pang kaso ng pagpatay sa Marikina ngayon taon lang. Lumalabas to kasi dito na parang inuupahan siya, no? Na para paslangin yung mga biktima. Meron siyang cohorts, meron siyang kasama. Pero siya yung ina-identify na trigger man natin do sa mga ano natin, mga shooting incident. Sinampahan na rin ng kasong murder si Sultan sa korte kanina. Hanggang 5 kaso ng murder ang posibleng kaharapin niya, depende sa mga lulutang ng mga saksi. Pero ang mga aligasyong ito, maraming pinabulaanan ng suspect. Walang kasalanan, sir. Walang talaga, yung pagbibintang na sa akin, sir. Walang talaga kasalanan din siya, sir. Talaga, walang hindi ginawa yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.